Tapi natin ngayon ay request ng ating kaibigan at taga-subaybay na si Norman Lusabia. At ang kanyang request ay tungkol sa usap-usapan at napabalita ng A-10 Warthog ng United States Air Force ay kanilang ino-over sa Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. At gaya sa request ng ating kaibigan na si Norman Lusabia tungkol sa usap-usapan at napabalita ng A-10 Warthog ng US ay ino-offer sa Pilipinas, ang totoo nito ay walang kumpirmasyon na ang offer ng US ay tinanggap ng Pilipinas o ang Armed Forces of the Philippines, lalo na ang Philippine Air Force. Pero maraming nagkagusto nito dahil sinong hindi magkagusto na makuha mong A-10 Warthog, lalo na sa mga tagahanga o mga fanboy. Lalo na nung nakita nila ang maraming A-10 Warthog jet na pumunta dito sa Pilipinas. Ang mga A-10 Warthog ay sumasali ng military exercise o sumasama sa pagpapatrulya ng West Philippine Sea kasama ang US at Philippines Air Force. At sino bang hindi mapahanga sa aeroplanong ito na gagamitin for close air support, lalo na kung makikita mo ang firepower o armas ng A-10 Thunderbolt o A-10 Warthog. Pero alam ng mga taga-Philippine Air Force Technical Group na hindi lang ikinonsidera o titingnan ang firepower sa naturang eroplano, kailangan din titingnan ang technical areas. Ito ay mahalaga para maintindihan ang mga factors at mandetermina kung kailangan ba talaga ng Philippine Air Force ang ganitong eroplano. Ang A-10 Thunderbolt na tinatawag ding Warthog ay isa itong close air support aircraft ng US. Isa din itong versatile aircraft na may GEU-8 Avenger Gatling gun. Ito yung brrrt pag tumitira. Ito yung kanyang main gun. At gumagamit din ito ng Goalkeeper close air weapon system kasama na ang air-to-air surface missiles na AGM-65 Maverick missiles. Ang A-10 Warthog ay pumasok sa serbisyo noong 1972 at mayroong 713 units na ganitong eroplano na naiproduce ng Third Side Republic ng US na siyang gumagawa ng naturang eroplano. At ang mga eroplano na ito ay ginagamit sa combat mission sa Kosovo, sa Afghanistan, sa Iraq at sa Syria, na ibig sabihin ang kanyang combat performance ay tested na. Pero paglipas ng mga taon, ang pag-operate ng A-10 Warthog ay naging pabigat o financial burden ng US Air Force, lalo na ang US Air Force ay naghahanap ng magaan na light aircraft na gagamitin for air close support gaya ng A-29 Super Tucano, na kung saan mayroon din ang Pilipinas na 6 na units na Super Tucano. Ang United States Air Force ay kumuha ng 3 Super Tucano para sa kanilang Light Air Support Program at ginamit din ito ng mga US Special Forces. At ang US ay nakipag-partner sa Embraer Brazil para sa paggawa o pag-produce ng Super Tucano sa US. At ang mga Super Tucano ng US ay doon na minamanufacture sa Northeast Florida. Isipin mo, kahit ang US ay mayaman na bansa, ay umangal din sa gastos o maintenance cost ng A-10 Warthog. Ang totoo niyan ay maraming technicalities and factors that prevent the Armed Forces of the Philippines into obtaining the Warthog. At mismo ang Armed Forces ay hindi rin interesado na makakuha ng A-10 Warthog. Kung gusto ng Philippine Air Force, dapat noon pa, lalo na marami pang alternatives na makapagbigay rin ng magandang close air support operation capabilities gaya ng Super Tucano. Ang A-10 Warthog ay hindi ideal, lalo na sa Philippine Air Force. Hindi kasi ibig sabihin na dahil popular ang eroplano na ito, ideal din ito sa Philippine Air Force. Kung bumili ang Philippine Air Force noon ng A-10 Warthog,
Kayang-kaya ito dahil hindi naman masyadong mahal ang Ethan Warthog at hindi makaubos ng defense budget ng Armed Forces of the Philippines. Ang presyo ng Ethan Warthog per units ay nasa $18.8 million lamang, nakatumbas sa ₱841 million. Ibig sabihin mas mahal pa ang FA-50 fighters ng Philippine Air Force na nabili sa South Korea na nagkahalaga ng ₱1.6 billion per unit. Pero ang presyo ay hindi lang titingnan dito, kundi kasama na ang logistic maintenance at ang number of users. Kahit anong uri ng military equipment, hindi lang Ethan Warthog, ay titingnan mo ang mga user na gumagamit nito. Ang problema nito ay ang United States Air Force lang talaga ang users na gumagamit ng Ethan Warthog. At dahil dito, sila lang rin ang may hawak ng spare parts. At dahil dito, anumang bansa na gumagamit ng Ethan Warthog ay kailangan susunod sa mga batas o law o mga regulasyon ng US. Dahil United States Air Force lang ang users nito. At lalong mahirapan ang Philippine Air Force nito sa pagkuha ng mga spare parts. Ang totoo nito ay ang Boeing na siyang nagre-refurbish ng mga Ethan Warthog ay nag-o-offer sa Pilipinas at kasama na ang overhaul at mga spare parts para makalipad ang mga jet na ito, lalo na medyo laspag na at pinaglumaan na ito ng United States Air Force. At ito rin ang problema dahil ang Philippine Air Force ay patigi-tigi sa pagbili ng spare parts. Pero hindi rin garantiya na madali makakuha ng spare parts para sa Ethan Warthog sa dahilan na United States Air Force lang ang users nito. Kung totoosin, ang United States Air Force ay kanilang kinukonsidera ang magdagdag pa uli ng Super Tucano para kanilang gagamitin as a light close air support mission. At ang Super Tucano ay paborito din close air support aircraft ng Philippine Air Force. At ang isa pang problema, ang operating cost. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi interesado ang Philippine Air Force sa offer ng Boeing na ang refurbished Ethan Warthog. Ang totoo nito ay ang United States Air Force ay gusto rin nilang iretiro o i-decommission ang lahat ng mga Ethan Warthog dahil sa parehong rason na magastos ang operating cost. Pero ang mga batas o mga lawmakers sa US ay kanila pang ini-extend ang serbisyo ng Ethan Warthog ng mga ilang taon. Kahit ipalagay na lang natin na hindi magastos ang eroplano na ito, tandaan natin na ang cost-effective ng US ay hindi cost-effective ng Pilipinas. Ang operating cost ng Ethan Warthog ay nasa $20,000 per hour bawat lipad ito. Pag i-convert mo ito sa piso ay mahigit sa 1,000,000 piso sa isang oras lang na paglipad. Habang ang Super Tucano operating cost ay nasa $1,000 lang, katumbas sa $50,000 bawat isang oras na lipad. At ang armas na AIM-9 Sidewinder missiles, ang MK-82 bomb, ang MK-84 bombs, at ang AGM-65 Maverick missiles, ang mga armas ito ay kaya ding dadalhin ng Super Tucano. At ang Ethan Warthog, paggagamitin mo laban sa mga insurgents at mga terrorists gaya ng mga NPA, ay hindi praktikal, lalo na pagparating na ang Ethan Warthog na maingay, nagsitakbuhan na lahat ng mga NPA at terrorists. Ang Ethan Warthog ay epektibo itong ginagamit sa Kosovo at sa Iraq laban sa mga tanke o armored vehicles. Isang breath lang ay ubos na lahat ang kalaban. Pero ang mga NPA ay walang mga armored vehicle at tanke, kahit nga tanke ng gasol, wala eh. Pero ngayon ang gira ay nauso na ang manpads gaya sa Russian and Ukraine war. Maraming mga MRF gaya ng SU-34 ng mga Sukhoi o Sukhoi na pinabagsak ng mga manpads. Bago tayo magpaalam, i-shoutout ko muna ating mga kaibigan gaya ni Tony Boy Ukab alias Super Tucano at ni Bienford Rubio at ni Ignacio Bitayo at ni Ronald Tihuso Aquiles. Hanggang sa susunod, maraming salamat.